huli ang inyong lingkod, Pins Palos Nugid, para ipasilip po sa inyo ang mga lineup sa darating na Sabado at Linggo, February 6 and 7, 2021, kung saan may carry over ang ating Pick 5, Pick 6, at lalong-lalo na ang winner take all event sa Linggo, kung saan 2.5 million ang paglalabanan. So masyadong malaki. So good luck po sa atin. Sana makuha natin to sa darating na Linggo. Good luck. So sa race number 1, kung saan magsisimula ang Pick 6 carry over sa halagang 543,000. Pusoy sa Katie yung 7. Pero nakikita ko magkakampi yung 3-4. Tapos bebenta rin yung 8 at Gis. So tignan natin mamaya kung ano yung magiging giya ko pag na-review ko na po yung mga takbo nila. Dito sa race number 2, pagsisimula ng first pick 4, tingin ko lamang dito at saka mayayamado yung batang heroes. Pero bumibenta rin yung unod sa ace. Tapos may nakikita akong dehado dito, re-reviewin ko ng gusto to. Doble San Lazaro po ito. So good luck sa atin. Tapos meron pang isang dehado, wala sa Katie. So tingnan natin mamaya. Diyan naman sa race number 3, kung saan magsisimula yung pick 5 carry over. Mukhang lamang na lamang yung dos, pero tignan natin. Dami kasing magaling din dito, ang daming panguha. So mahirap na karera kung hindi ganong kalamang yung dos. Tapos pagsisimula pa ng pick 5 carry over. So mamaya silipin natin yan. At dito sa race number 4 ha, pagsisimula ng second pick 6, tingin ko hindi na malalayo sa 7, 9, and 1 yung magiging tip ko rin dito. Masyado na silang hugando yung tatlong to, hindi na rin ako malalayo talaga. So tingnan lang natin. Dito na tayo sa race number 5. Tingin ko angat sa bentahan yung 5, 6, 11. Pero tingnan natin kung meron ako maisisingit dito. Ha? Dito nga sa race number 6, pagsisimula ng pick 4 event at para tingnan ng pick 6 carry over, medyo mahirap din karera to. So pwede tayong makasilip ng best long shot dito. Tingnan natin ha. Dito sa race number 7, para tingnan ng pick 5 carry over, tingin ko lamang na rin yung 7, 11, saka 4 dito na maglalaro to. Yung uno dito nakikita ko bumibenta, pero bawas po ng San Lazaro to. So mas gusto ko talaga sa Metro Turf to tumakbo. So hindi ko na siya kukuhanin, panigurado yun. Dito sa race number 8 ha, toss up to between Palibasa Lalaki at Magtoto Betsky. Yun lang talaga yung nakikita kong hinete ni Palibasa Lalaki dito, JB Guse. Main rider ni Javier to eh. So tignan natin mamaya. Tayo sa race number 9, huling karera sa araw ng Sabado. Tingin ko toss up sa 4 at 12. Pero tingnan natin, baka pwedeng suluhin yung 4 o kaya sa 12 tayo malagay. Depende. Good luck. At lipat na po tayo sa karera pang Linggo, kung saan gaganapin ang winner take all carry over sa race number 3. Pagkisimula pa lang, parang angat talaga sa akin yung sorority gear. Parang Bear Cruz, tapos JT Sarate pa yung sakay. Pero marami rin magaling dito eh. Tingnan natin mamaya. Dito naman sa race number 2, tingin ko magulong karera to. Medyo angat yung gisong sa bentahan, pero tingin ko ang daming may panalo. Kasi ano to, pinaka-grupong bulok. So pagandahan lang ng gising to. Good luck, baka dito ako kumuha ng best long shot ko. Ang inaabangan winner take all carry over, 2.5 million, grabe. Dito sa pagsisimula nila, ang gulong karera kagad. Dami kong nakikitang pwedeng manalo. Halos siguro kahit maglima ka dito, hindi ka pa sigurado eh. So tignan natin ha. At lipat na tayo sa race number 4, magulong karera din. Ewan ko, parang ayaw ibigay yung winner take all. Magkano nga naman kaya kapital nito bukas? Ay nako, ang hirap, ang galing nyo. Sa race number 5, medyo angat sa bentahan yung 12-13, pero tingin ko dami rin talaga panguha eh. Parang ayaw talaga ibigay yung take all. Laki ng kapital nito malamang. At lipat na tayo sa race number 6, gulong karera din. Ang dami talagang pwedeng umapset. Tingin ko talaga mahirap tumama ng take all, tsaka kung mga kapital kayo ng take all,
Tingin ko, lakpas 1,000 talaga yung contender na kapital para palaban naman yung taya nyo. Ito sa race number 7, speed battle sa pagitan ni Star of Lucena at saka San Rafael. Tapos nandito pa yung kabayo ni Edong Jokto, numero 1. Beyond the Sea, bagong bilin niya yan. So, tignan natin. Mukha talagang papahirapan tayo ng gusto sa linggo. Nandito tayo sa race number 8. Nako, magulong karera to. Dalawang karera na lang nandito sa mga take-all. Pero, dami rin panguha dito eh. Mahirap talaga. Tingin ko marami rin dito pwedeng manalo. Mga race number 9. Paratingan ng winner take-all event. Dalawa sa KT yung 8, tapos yung 14 nandun din, pero magulong karera din ito eh. Wala akong masosolo sa tekol, masyadong mahirap. Ito, nandito tayo sa race number 10. Pusoy sa KT yung 4, tapos 8, pero bebang, ewan ko ah, pwede mababa na rin sa laban eh, pero baka hindi ko rin soloin. Race number 11 na tayo, wala pa tayong nasusolo dito sa laban na to. Nako, kalat-kalat na naman ng bentahan dito, ang gulo. Sana sinaman nyo na rin to sa take-all para talagang nabaliw na kami, sobrang hirap. Dito na tayo sa uling karera. Sa wakas, nakakita rin ako ng panolo, numero 4 in the zone. Sana lang may matira pa tayong pera dito pag umabot na tayo ng last race. Tingin ko malayong mananalo. So, pinakita ko na po yung lineup ng Sabado Linggo. Mamaya na po ako bibigay ng gaya dahil may trabaho pa po ako. Tapos mag-review pa po ako. Panonorin ko pa yung mga YouTube niyan. So, good luck. Mamaya po, abangan nyo.